Tara na, gupit na tayo. Ang tanging pag-alit po dito, kung makita ninyo, meron na po siyang hairline. Yun na po ang susundan natin. Yung hairline po, tatanggalin lang natin yung mga sobra-sobrang anong buhok. Para kahit tumagal ang, kahit mga ilang araw, malinis pa rin ang kanyang bukit. Huwag na tayong gumawa ng linya na lalampas sa hairline ng ating ginagukitan. Ang pag-ahit po, tataas yung tinuro ko po sa inyong ano, paghawak ng laba, ganito po yun. Napakalaga po na kailangan pag nag-uwi tayo, magaan ang kamay natin. Yung pulso natin, kuwang-kuwa sa hagod. Kaya malagang exercise na pag wala kang ginagawa, ginagawa niya ang kamay na ang ano clipper umaandar para gumana ang kamay. Sa bawat gugupitan natin, huwag natin kakalimutan na tanggalin yung mga balbon dito sa likod ng kanyang leg para malinis ang kanyang gupit pag nakita natin. Ayan, malinis po. Walang natirang buhok. Kailangan po lagi natin itong aahitan. Tingnan niyo po ang aking kung saan nakaposisyon ang aking katawan habang aahitan po dito sa likod. O, ganito po.
kung maahay tayo dito sa kanyang noong, kailangan sinabi niya na magpapahit siya ng kanyang noong. O kaya tatanungin natin, huwag lang tayo basta-basta at mag-ahit dito sa kanyang. Pag babawasan, itong klase ng lute ang gagamitin mo sa kanya. Kailangan ito lang ang gumagalaw.